So what's up mga pre? Ngayong araw, mag-change oil tayo ng ating Rider JFI. So ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-change oil ng aking motor. Gumagamit ako nitong parang pitchel na may marker kung ilang ml, tapos Suzuki filter and Suzuki brand yan, then 8mm socket, tapos 14mm wrench, tapos plies pantagtag ng oil cap, tapos ang aking ginagamit na lang is so 40 nitro. So same siya ng Suzuki Genuine Oil, 10W40 din siya, then 1 liter siya. So fully synthetic siya mga pre. So ang presyo nito is 370 pesos only. So mas mura siya sa ibang brand na fully synthetic. So yung matitipid mo dito sa pagbili mo ng 40 nitro, pwede mo na ibili ng oil filter o kaya ay pwede mo na siyang ipanggas. So yun lang mga pre, simulan na natin. So ayun mga pre, ang una kong ginagawa pag may change oil ako, tinatagtag ko muna tong oil cap. So lagyan lang natin ng basahan pag ipa-place natin para hindi masyado magasgas. Tapos lugan lang siya natin ano. So konti pa. So ayun mga pre. So pag natagtag natin to, so punasan lang natin. Tapos lipat tayo sa oil filter. So next natin mga pre, itong oil cap tatagtagin natin para tagtag natin yung langis ng oil filter. Tapos sunod natin yung ito, yung drain plug sa ilalim. So tagtagin na natin to. So ang gagamitin ko pala is 8mm socket pantagtag nito. Tagtagin lang natin mga plano. So ayan, tumutulo na yung oil na yung langis na nasa oil filter. Ito na yung oil filter natin mga pre. So tingnan nyo sa loob kung naiwan dyan yung o-ring. So may o-ring yan mga pre. So may o-ring sya, nandyan sya sa loob. Ito nandito sa bilog. So may o-ring din dapat dito sya. Pag may nakita kayong goma na kulay itim, so yun yung o-ring natin. So dapat nandun sya sa loob. So tingnan nyo to, baka sumama dito. Kung wala naman okay lang yun. So next na natin mga pre is yung drain plug sa ilalim. So ayun naman pre, is drain plug naman yung kakalasin natin. So kailangan natin siya ng 14mm wrench. So ito 14 yan. So kalasin na natin to. So pagkakalas nito mga pre is patulak. Yun. So patulak mga pre ang pagkakalas nito. So papaganito. Yan. Ayan na mga pre, matagas na yung ating drain plug, yung oil sa drain, sa may drain plug natin.
So habang tumatagas din mga pre, pwede nyo nang linisin itong pinagtagtagan natin ng oil filter at pwede na rin natin siyang lagyan. So tagilid lang natin yung motor para lumabas. So yun nga pala mga pre, nagpapalit ako ng langis every 2,000 km nung polysynthetic na yung ginagamit ko. Pero nung Suzuki Jinmin oil lang yung ginagamit ko, nagpapalit ako every 1,000 km. Punasan ko lang ito mga pre para malagyan na natin ng bagong oil filter na nabili natin sa Motor Central. Dun nga pala bumibili mga pre ng Suzuki Jinmin part sa Motor Central. So kasa siya na na dealer siya ni Suzuki. O, hindi lang ni Suzuki, pati na Yamaha. So meron sila. Ayan, linis na. So lagay na natin yung ating bagong oil filter. So mga pre, ito yung ating bagong oil filter. So lagay na natin. So ang paglalagay nito mga pre, kita nyo itong butas na to. Dapat ito yung una nyo ipapasok para dito sa parang nakaabang na parang tubo. So dapat nandun yung o-ring at titignan nyo dun. Tapos lagay nyo na to. Tapos lagay na natin yung oil filter cup. So eto. So punasan na natin ito. So punasan na natin to mga pre. Tapos lagay na natin siya. So lagay muna natin itong isa. O, huwag nyo muna ulit iigpitan ito mga pre. Itama nyo muna yung sa tornilyuhan nyo. O, after nyo maglapat mga pre, pwede na natin sila higpitan. So, huwag nyo masyadong pakaigpitan ito mga pre. So, yung ramdam nyo naman siya pag maigpit na. So, konting igpit lang. Yan. So, pag may naramdaman kayo medyo lumagitik, so, okay na yun. Yan. So, ayan na mga pre. Lagay na natin yung oil filter cup. So, next na natin yung drain plug. Balik na natin. So, ayan. Medyo wala nang tumutulong langis sa ating drain plug. O, lagay na natin ito. Lagyan na natin itong mga pre na drain plug na to. Huwag nyo kakalimutan ito mga pre bago nyo isalin yung bagong langis. So, igpitan na natin siya no. Huwag niyong papakigpitan ito mga pre kasi nagkakaliat yung ating sa may tornilyuhan, sa may drain plug kapag sobrang igpit. So, yung katamtaman lang ano. So, ayan mga pre. Papakita ko sa inyo na accurate itong ginagamit kong parang pitchel na may sukat. Yan. Yung 100 na yan is para yan sa 1 liter. So, sasalin ko muna dito yung isang buong ito para malaman nyo yung laman kung pala kayo ng Raider JFI. So 650 ml lang kapag change oil lang. Pero katulad ko, kapag nagpalit kayo ng filter, so kailangan is 800 ml yung isalin nyo no? So ngayon sasalin ko muna dito lahat para makita nyo lang na accurate yung pinagsusukatan ko ng langis mga pre no. So, sakto yung atin sinalin. O, 1 liter nga siya, no?
Ngayon is ibalik na natin dito yung 200 ml para hindi naman umusok yung ating Redder JFI kapag labis yung langis na nalagay natin, ano. So ayun, nasa 800 ml na tayo. So bawasan pa natin ng konti. Ayun mga pre, 800 ml na to. So salin na natin siya sa ating motor, ano. Sasalin na natin to mga pre. So wala akong imbudo nga pala mga pre, pero ito naman pitchel na ginagamit kong ito is nabe-bend siya. So hindi naman siya mahirap ilagay, ano. Hintay lang natin ito maubos. Punasan lang natin yung mga tumagas para hindi maglamutak yung ating motor. Babalik na natin yung oil cap na nandito. So ito na yung oil cap. Lagay na natin ito dito, ano. Tapos tingnan natin kung tama yung langis na nilagay natin. So basa-basa naman yung dulo niyan, ano. So ayan, hanggang dito yung oil natin, hanggang dito yung basa, ano. So it means sakto lang yung nilagay nating langis. So balik na natin to, tapos higpitan na natin. So ayan mga pre, kaya ko to pina-apply na ganito para mas mahigpit siya, no? Para hindi siya makalas na. Ayun mga pre, kung bagong change wheel yung motor nyo, sa sipahin nyo muna siya para mag-circulate ng konti yung langis, ano. Ako sinisipa ako muna to, patayin susi dapat. So, sipahin nyo muna siya para medyo umangat naman yung langis bago nyo buhayin. So buhayin na natin, ano. So start na natin siya. So ayun mga pre. So silipin natin kung may tumutulong langis sa ating mga sa oil cap. So walang tumutulong langis sa oil cap, ganun din sa drain plug. So tama lang yung mga ikpit natin sa mga tornilyo. So ayun mga pre, no, kung nagustuhan mo tong video na to, so please subscribe, then click mo yung like at saka yung notification bell para updated ka sa mga susunod nating video. So yun lang mga pre, no. Salamat.